serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa pinakamakipod na sulok ng DZXL Radyo Trabaho, narito na ang inyong mga kalaflapan sa tsikahan, tawanan, kulitan sa balat ng radyo. LBMS, Laughter is the Best Magazine Show. Laughter is the Best Magazine Show. Kasama si na Brother Louie. Oh yeah! Kuya Glennie. Eto na nga. Vlogger Elms. It's me! At Joe Sayan. Ganda ka! Laughter is the Best Magazine Show. Pinagsama-sama sa isang programa. Ayos! LBMS. Laughter is the Best Magazine Show. Dito lang sa DZXL 558 Radyo Trabaho. Yeah! Hello! Saturday na naman? Oo, Saturday na naman. Parang kailan lang? Nagsawa-sawa na naman tayo mga ka-laughter natin. Hello mga ka-laughter! Hello mga ka-laughter! Pati muna tayo. Magandang hapon mga ka-laughter. Busog na ba kayo sa inyong mga pananghalian? Ngayong hapon ay lalo namin kayong bubusugin ng mga showbiz chika at katatawanan. Kami ang magsisilbing panghimagas ngayong hapon. Huwag nyo nang ilipat ang inyong talapihitan at makinig na sa Laughter is the Best Magazine Show! Ayan, happy nga lang daw. Base sa kantang happy. Oo, diba? Napaka-happy ngayon. Yes, sobrang saya. Sumusay naman natin mga updates natin. Oo nga. Diba kasi nag-extend ulit tayo. So, ano nangyari? Yes. Unahin na natin. Sino kaya ang mauuna? Kamusta ang isang linggo? Bago after na na-extend na naman ang enhanced community quarantine natin. Enhanced. Okay lang, medyo nasasanay na ako na dito nakatira sa ano sa office. Hindi kasi masaya si Ems kasi na nandito siya. Issue ka, girl. Ayun. Ako naman happy naman din ako pero nami-miss ko na din yung labas. Miss ko na yung labas. Pero yung labas, hindi ka namimiss. Oh, yun yung problema eh. Pero ikaw, Brother Louie. Kamu siya naman. Linggo. Okay naman siya. Lalo na ngayon na ano, di ba? Na gumanda yung ating ano ngayon, di ba? Ano? Digital keme. Digital keme. Kaya pala lalo tayong gumaganda eh. So, tingnan mo. Unti-unting yung ano, lumulubog yung mga tigyawat natin. Tigyawat nyo? Oh, bakit? Meron pa na rin. Ayun, Vlogger M. Solano. Huwag tayo magmalinis ha. Oh, si Kuya Glennie. Oh, ano ba? Kamusta naman natin ang ano niya, ang isang linggo at balita kung may good news sa kanya. Hindi ka ba? Parang hindi ko alam yan. Oo, nabiyayaan ka. Ay! 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 Hatid sundo kami ni Miss Jenny. Sa aming palagay is medyo yung mga tayo sumusunod naman na sa ECQ. Yes. Kasi di ba syempre kami yung madalas lumalabas. Uh-uh. So, syempre hindi pa rin naman lahat pero mas marami pa rin yung sumusunod. Yes. Alam mo yan. Pasalamat ka sa mga piloto natin na hatid sundo tayo. Yes, syempre. Alam diba? At maraming din salamat sa aming station manager na si Mr. Baddy Oberas. Pero ngayong araw, May 2, 2020, may iiwan tayong katanungan sa ating mga ka-laughter. At maya-maya babasahin natin yung mga comment nila. Ang katanungan natin, ano bang magandang naidulot sa'yo o sa inyo ng enhanced community quarantine?
'Di ba good vibes lang tayo ngayong araw? Ano ba kaya mga natutunan niyo? Natutunan man kayo. Tayo kasi 'di ba kahit nandito tayo sa loob at nasa labas kahit pa paano nagtanong-tanong din tayo dun sa mga talaga mo. Yes, at may nakalap ka Kuya Glenn, yes, 'di ba? Mamaya sa same mamaya effects. Babasahin natin yung mga mga pampa-good vibes. Yes. Ibigay natin yung mga pampa-good vibes. Muli nga mga ka-laughter, i-comment nyo lang dyan sa aming live din na ano ba ang magandang naidulot sa iyo o sa inyo ng Enhanced Community Corner. Oh, yes. I-text nyo rin kung alam nyo yung, ano ba yung ating ano, text line. Hello, Peter. Ayan, o, diba? Sabi ko sa'yo, pinaasa ni Peter, diba? Oo, i-text nyo lang din sa aming text line na 0966-763-2473 o kaya sa 0921-431-1044. Pwede din kayong tumawag sa 888-2376 or 78. Ayan. Hindi na siya nabubulo. So, may nakaraw ko nag-practice. Bising-bising si Ate Ems mo sa ano, no? Yes, kasi ano eh, magkadikit yung sa inyo. Dapat magkahiwala yung sa inyo. Ay, gusto niya lagi naghihiwalay, no? Oo, dapat maghiwalay muna tayo kasi may social distancing eh. Dapat pagsabihan niyo yung ano, yung graphic na sa inyo, maghiwalay muna sila. Yeah. Daming alam nito eh, no? Eh, misa papatumba ko na siya eh. Pero anyway nga, hindi na namin patatagalin at ihahatid na namin ang aming mga showbiz headlines ngayong May 2020. Showbiz Headlines. Ayan, ang showbiz headlines natin ay Colleen Garcia 5 buwang buntis na sa panganay nila ni Billy Crawford. Showbiz Headlines. Sara Geronimo, buntis nga ba? Showbiz Ito, buntis din. Miss International 2005 Precious Lara Kigaman, buntis rin sa third baby nila ng aktor na si Marco Alcaraz. At showbiz headlines. Si Colin Yusuf, ipinakita na sa publiko ang larawan ng baby ni baby Tylaine Katana. Showbiz headlines. Ayan. Pag-usapan muna natin yung, you know, since good vibes nga tayo, syempre ang mga blessings na natatanggap din ng mga kapwa nating artista. Artista natin. Mga ano, celebrities natin. Yes. Unahin na natin si Celine Yusap na sinapubliko na ang kanilang baby. Ang larawan ng kanilang baby. Oo. Ay, oo. Yes. Ang cute-cute nga ni baby. Yes. Ito daw kasi yun eh, parang may nakalat ako ng issue na nababash kasi nga daw si Solen dahil parang nung after niyang manganak, hindi ipinakita yung baby niya. Baby tapos, pictures. Siyempre, since isa sa mga ano maganda at sexy na actress si Solen Yusap. So parang nag-expect yung mga Pilipino o yung publiko na maganda yung anak ni Solen Yusap. At since guwapo din yung asawa niya. Si Nico Bolico. Oo, pakita mo nga Jen yung ano niya, yung baby, yung picture ng baby niya. Oo. Sa kamukha naman niya, saka maganda talaga naman. Thank you. malaki ang ulo ni Vlogger. Ni Vlogger. Bakit ikaw ba sinabi mo bakit ang malaki ulo mo nung sinabi mong kapwa artista mo yun? Iba na siya. Asan na ano, Jamie Lee? Yeah, yeah. Oh, di ba? Since saka napaka malaki yung blessings nga na natanggap nila Sulen Yusap since yung ano, nagkaroon sila ng anak. Oo. Ang niya to, isinilang ito before, ano yata, to quarantine. Nasa Australia sila. Ba't ang hina ng boss? Ayan, thank you, Jamie Lynn. Ang pinakamaganda namin DJ, Jamie Lynn at Jen. Siyempre, pinagsamang jeans yan ang maganda at buwa. Diba? Ganda ng mata, oh. Oo. Ganda, ang cute. Siyempre, baby pa lang, no? Yes. Next na natin pag-usapan din, Sara Geronimo, buntis nga ba? Ayan. Siyempre, di ba, pag bagong kasal yan, agad yung nasa isip ng ibang tao. Oo. Paano ba kasi kumakalat na buntis daw si Sara Geronimo? Meron kasing kumakalat na ano daw, pumapayat daw siya. Ay, gano'n ba yun? Oo. So, bakit ako? Akala ko yung iba, pag tumataba daw buntis. Balik na nila. Ayun, ano, ako din, ang pagkakaalam ko, once na tumataba daw ang isang babae, oo, buntis nga daw. Totoo ba yun, Ma'am Jen? Oo, diba?
grabe na ngayon kapag pumayat, buntis talaga kaagad. Grabe naman yung mga tao ngayon. Diba? O, hindi mo alam kung saan ka mag-a-adjust eh, kung tataba ka ba o papayat. Depende na rin kasi yun dahil may mga buntis naman talagang pumapayat. May, 'di ba? Sabi nga nila pag maganda nga daw ang isang nagdadalang taong babae, ibig sabihin maganda yung or babae yung dinadala niya, 'di ba? So, pag hindi masyadong kagandahan, parang basta ganun, hindi maayos, ibig sabihin lalaki. Mm-mm. Pero paano pag ano, kagaya ni Josa yan yung dinadala, paano kaya siya makikita? Ano? Tukot-tukot. Hindi ko na din alam yung sagot. Pero anyway niya, kung sana kung buntis nga talaga naman talaga si Sarah Geronimo, ay... Congratulations na din sa kanilang dalawa. At saka walang masama, may asawa siya. Oo, kasi nga, di ba, usapan yung pagpapakasal nila ni Mateo, di ba? At trending yun. Trending yun ng halos isang buwan. Siguro for me. Ay, for you. Kain ka rin ba ng mamahaling dona? Parang for me, ano, siguro magiging masaya si Mami Divine kapag nabuntis talaga si Sarah Geronimo. Oo, syempre may apo na siya. Yes. Kay Sarah. Gano'n naman talaga kapag ano ang magulang ay nagkaroon ng apo, magiging masaya talaga. Saka ano, tapos na yung issue nila ni Mateo sa kani Sarah Geronimo sa kani Mateo ay ni Mami Divine. Siguro malaking blessing yung kapag nagkaroon talaga ng yes. anak si Sarah. Siyempre, tatanggapin na yun ni Mami, di ba? Yes. Lalo pag nakita ang cute, no? Oo, di ba? Kamukhang-kamukha ni Sarah Geronimo. Alam ko, kasi kamukhang-kamukha ni Josa iya. Medyo. Kasi, oo. Baka lalo pagalit ni Mami. Ang sama na to. Sama mo. Baka magwala si Mami, di ba, no? Yung ba yung apo ko? Parang hindi naman. Kaya na, anyway nga, meron pa daw. Ano pa yung good news natin? Na may buntis sa kanilang third na anak. It's International 2005. Narinig na ba? Di ba ako narinig? Ayan. Si ano nga, Miss International 2005 Precious Lara Kigaman at Marco Alcaraz. Nagkaroon na ng ayan. Wow. Diba? Blessings na din yun. Ang gwapo naman. Mino. Nung tatay. Ang cute naman ng family picture nila. Talagang baby blue yung kulay. Ang cute. Cute. Ngayong quarantine, ang daming ano, no? Ang daming na ng siyempre, ano. Siyempre, lahat nasa bahay eh. Oo. Oh, no. Taas ang energy, Teya. Ang taas ang energy mo, Teya. Oo, Teya. Ako din, Teya. Hindi ko na ako siya narinig. At hindi lang si Lara ang buntis sa kanyang pangatlo. Blessing din kay... Kay ano? Kay actress na Colleen Garcia at ang actor at singer na si Billy Crudup. Diba? Five months ng ano? Bantay na buntis pa si ano? Si Sarah Geronimo? Sarah Geronimo! Colleen Garcia pala. Mentally disturbed po talaga yan. Si Josiah yan. Si Josiah yan po minsan nawawala po sa sarili yan. Sorry. Si Colleen Garcia pala, unang baby nila ni Billy Crudup. Sino pa raw yung isang nabuntis? May binulong sa'yo. Si Ma'am Mitch kasi may binulong eh. Ano yung binulong niya? Share mo naman. Baka daw may buntis dito sa ano eh. Oo. Anyway nga, congratulations kay Colleen Garcia at kay Billy Crudup. Oo. Congratulations. Yes, congrats. May maganda talagang naidulo tong ECQ, no? So, tsaka 5 months na pala siyang buntis. Ah, 5 months na? Ba pala yung easy gift ko. Pero sinabi ko kanina, 5 months na siyang buntis. Ay, sorry eh. Medyo ano, gutong pa ko eh. Hindi nila muna isinapubliko yung ano yung pagbubuntis ni Colleen Garcia. Super surprise. Tapos after niyan, parang pinost nila sa Instagram yung pregnancy. Ay, na yung sonogram. Ultrasound. Ay, ano yun? Sonogram pics. Ay, saray, sonogram pics. Sonogram yon. Basta yon. Oo, hindi natin problemahin. Oo, ito si vlogger M, ang dami problema. Oo nga. Congratulations sa mga ano, may blessings. Yes. Congratulations po. Sa celebrity natin. At yung iba nating mga, at iba pang celebrities din ay nagpatuloy pa rin namimigay ng tulong sa mga kapwa, ay sa mga frontliners natin, lalo na sa mga medical workers. Oo, tama. Nag-like na nagpapatuloy pa rin si Angel Oxien. Yes, diba?
si May Mendoza. Oh. Diba? Patuloy lang silang tutulong. At yung mga ano pa, singers, dancer, komedyante, gumagawa. Oh, komedyante. Oh, nakakatawa sila last night. Isa pa lang binabanggit ko na isa rin tumutulong ngayon, gumabanggit-banggit, si ano pala yun, Bella Padilla. Kasi nakita ko sa isang site na parang may pinamimigay din siya. Saka si Casey, alam ko, nagbigay din siya. Yes. Marami ng ano, artist ang gumagawa ng paraan para makatulong sa ating mga naapektuhan ng enhanced community quarantine. Yes. Diba? Patuloy lang yan silang tutulong habang umiiral ang enhanced community quarantine. Lalo na ang mga medical workers natin. Lalo na si Angel Locsin, di ba? Patuloy niyang tinutulungan. And sana tularan din sila ng iba pang mga artista. Okay lang kahit hindi nila i-upload. Yes. O hindi naman kailangan na ipakita. O isa publiko pa yung mga tinutulungan mo. Hindi, kasi yung iba namang kasing artista, hindi naman... For transparency naman yung iba. Kasi para ma-inspire yung ibang artista, yun nga na iba kasi tayo, katulad natin, minsan inisip nung iba na nagyayabang work, pero hindi nila alam na para lang ma-inspire, para yung ibang mga artista is kaya rin pala nilang tumulong. Yes. Pero syempre, may mga artista pa rin or politiko na mas pinigling nilang tahimik na lang. Yes. Kagaya ko, Char. Ano ka doon? Politiko at artist at ka-at. Doon mo lang sa at. Saka ang sabi nga ni Angel Locsin, no, hindi ako tatakbo. Oh, ang hindi daw siya tatakbo sa politika. Gusto lang daw niyang tumulong. Di ba? Kasi syempre, usapan na baka daw tumakbo to si Angel Locsin. Syempre, hindi naman talaga siya tatakbo. Why not? At lang, why not naman why din? Kapag nabigyan ng opportunity. Opportunity talaga. Opportunity, opportunity. Parang ano lang yung ambak. Anyway nga, ayan ang aming showbiz headlines ngayong May 2, 2020. Yes. At mamaya, magtatrabaho muna tayo. Mag-commercial muna tayo. At mamaya, sa ating pagbabalik, ihatid natin ang maparaan na nanay. Oh, diba? Oh. Isang ano ba yun, ano, vlogger Ems? Panoorin nyo na lang. Oo, oh, diba? Wag nating spoil. Yes. Panoorin na lang natin sa aming pagbabalik. Dito lang sa aming Laughter is the best magazine show! Oras natin mga kasama, 1:27 na ng magandang hapon. That Time Check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. Darlene Masula po, 34 years old. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Bumili pa ako ng gamot pero wala naman pong visa. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala po yung sakit ko. Nawala din po yung bukol ko at hanggang ngayon may inom po ako ng Santon Plus. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs. At recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS. Mga tamad. Tingnan mo mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6, 6-9, MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Loss of income benefit, medical benefit, rehabilitation services, carer's allowance, and death benefits. Ito ang mga benepisyo at serbisyo na makukuha ng manggagawang nagkasakit, na aksidente, o namatay ng dahil sa trabaho sa ilalim ng Employees' Compensation Program. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 02-899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sabagkan ang
ng Employees Compensation Commission. Narito ang isang patunay ng sara at visa ng Nature's Soya Coffee. Ako si Mervilyn Gragasin, pananakit ng sikmura sa umaga at gabi ang iniinda ko. Pero noong Nature's Soya Coffee na ang kape namin, nawala ito. Masarap pa ang tulog ko. Kape mo ng kafe, Nature's Soya Coffee. Mabibili sa limang suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature's Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala, kadiri ka sa Antibac ay bitin. Ang akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid, Antibac ang galing! Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon, parehong Antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing smart. Ang tanggaling galing. Smart Dishwashing Liquid, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base at natural, iniinom ko ngayon. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. Abangan ang programang Hatid ay kaalaman tungkol sa serbisyong medikal ng PhilHealth. Kasama ang ating radyoman na si Jenny Pahilanga, sabay-sabay tayong tumutok sa alagang PhilHealth sa Sentro Serbisyo sa Umaga tuwing Lunes alas 10:15 ng umaga dito lamang sa RMNDCXL 558 Radyo Trabaho. Para sa karagdagang kaalaman at iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa PhilHealth sa numerong 844-17442 at ilike ang kanilang official Facebook page at PhilHealth Official. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na! Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampraya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na! Mabibili sa mga butika. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ang mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Mang Pak, ipanik mo lahat ng simento at buhangin sa fourth floor. Wala ka na rin sasahurin. Boss, sinira mo yung boss, grinder. Boss, parang awan nyo na. Dapat sa'yo tawag palpak, hindi Mang Pak. Tingin pa ulo ni Boss, no? Ano ko naman na hindi ka palpak? Siyempre, para sa Panginoon ang ginagawa ko, lubos akong umaasa, may tiwala ako sa Diyos, sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Nakasulat yan sa Biblia. Psalm 56:11 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. DZXN Radyo Trabaho DZXN ang inyong gabay sa hanap buhay. Ayan! 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 Lovers, the best magazine show ngayong May 2, 2020. Hello po sa inyo. Happy watching kay Kuya Ian Guerrero. Ayan. Bati muna tayo bago natin i-play ang maparaan na nanay. Si Joy McCook Varner from California, USA. She is watching right now. Ang taray niya. Ano, no? Kay Kuya Jenny. Nakakain ng donut, no? Nakakain ng English na. Mary Jane Ilo, she is also watching right now. She's not from California. She's from Antipolo. Yes, Auntie Polo. Happy watching kay Ate Jennifer Rivera. Hello. Happy watching sa aking tropa ng college until now, Vincent Balios. And to my sister, she is also watching right now, all the way from Valenzuela. Nag-aabang ako, akala ko na yun naman tatalo sa California. And then, ipabati din ang frontliner ng City of Mandaluyong. Hello po, Nanay Alan Habagat. Hello po! Hello, Nanay. To Nanay Helen, she is also watching. Happy watching din kay Ma'am Jane Martin. Hello, Madam Jane. Hayan. At pati si Madam Lu, I'm sure nakikinig yan sa atin. Hello, Madam Lu.
Happy weekend. Okay, yan. Babati din po. Happy watching din sa isa din sa mga frontliner ng City of Mandaluyong sa Barangay Edition Hills, si Ems. Hello, Ems. Yeah, to my Iha. She is watching right now. Yes, hello. Go, Char. Bati kayo. Kaya babati din ang aking sister na si Jaylene Reloban de Venecia at aking mga kapwa at ang aking pang mga sisters. Alam mo kung bakit kasi tinatapat ako ng accent ni Josiah kasi sobrang nag-jealous ako sa accent niya. Hello din, Eloisa Hipolia at syempre sa kanyang mama and na si Happy Bekbek. Hello po. Yes, to Estela Tolentino. Nanonood siya ngayon from Camarines, Caloocan. Ay, eto, may tatalo sa California mo. Oh, pa-shoutout daw po sa kay Froilan Alegre from Dubai. Ay, totoo to ah. Hello po! Oy, diba? Gusto mo pa ba? Kasi meron tayong listener. Kagawad Melmo, so hello din po. Happy watching. Nasaan ka na? Happy watching sa Olaybar family dyan sa Sorsogon City, Sorsogon. Bicol! Ay, ang ganda. Yes. Ay, may tumabog. Akala ko beauty contest na eh. Bati na last na tayo. Ay, ito si Romulo Jr. Lagi siya nakikinig. Nasa Qatar siya ngayon. Si Romulo Jr. Solota Alcover at sa family niya nanonood siya from Dubai ay Qatar. Ayan, hello. Ayan, at ngayon nga sa aming pagbabalik nga sabi nga namin may ihahatid kami ng mga tips lang naman ang maparaan na nanay na handog ng Laughter sa Best Magazine Show at ng DSXL 558 Radyo Trabaho. Uy, ito na nga si Jinky Bernardino, si Chinks Bernardino na nanonood ngayon from Valenzuela City. Ayan. Yes. Ito sa aking best friend na si Benji Lorena Bunaw. Hello. Yan, panoorin natin tong short dramics na ito ah kasi mapapanood nyo dito yung mga pwede nyong gawin ngayong ECQ. Yes. Walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Oh, wala na akong lives. Hi. How boring. Boring ba ka mo? Eh, ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise, paglilinis o pag-o-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Eh tayo, mahal. Pwede ba tayong mag-loving-loving? Uy! Sorry, mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be, Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya. Laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. Ayan, isang paalala lamang yon ng hatid ng DSXL 558 Radyo Trabaho. Ayan, at ng Laughter is the Best Magazine Show. Para sa mga nasa bahay natin. Oy, mga ka-laughter. Sabi ni Mary Jane Ilo, taray, daming commercial. Alam mo yan, Mary Jane. Thank you kahit ang haba ng commercial at ano pa rin sila. Naghintay sila. Hindi kami binibitawan. Maraming salamat pala. Dahil dyan si Rich Kid, hello sa inyo. Yes. Dahil sa quarantine, maganda ang gising ko. Dahil maaga akong natulog at nakalanghap ako ng sariwang hangin. Sana makapunta ako dyan pagkatapos ng lockdown. Namimiss ko na si Josiah. Ito yung mga magandang experience yung sinasabi na. Namimiss ko na si? Si Josiah. Uy, sino yan? Si Rich Kid, si Louis Basco. Ah, okay. Yes. Hello po. Uy, avid listener natin yan si Louis Basco. Oo nga. Kung may nagsasabi, hindi daw narinig yung sinasabi natin. Hindi ah. Narinig ba tayo? Oo. Uy, wait lang. Babatiin ko lang talaga to. Happy, happy birthday sa aking anak. Anak-anakan ni si Carol Makasaet. Hello. Happy birthday. Sabi ni Stella Tontino, congrats sa show ninyo. Sino ba yung magandang nasa harap? Siya po si Diosa yan. Uy, grabe naman yung madaya lang po yung camera namin. Pero sa totoo, hindi po talaga yun. Hintayin ninyo. Maganda po talaga. Siyempre, natapos na tayo. Yun nga yung paalala lang namin at sana sundin po ninyo mga ka-laughter. Ayan, para maging maayos, maging mapayapa ang buhay natin habang umiiral ang enhanced community quarantine.
Ayan. At ngayon, may anong bibistuhin na naman tayo. Ay, ano? Sino na naman sino yan? Sino naman kaya ang bibistuhin natin dito sa... Showbistuhan! Showbistuhan! Ito, sabi muna ni ano ni Ate Jinky, thanks... greetings Glenn, ingat ka lagi. Ikaw lang. So paano kami? Una kami, ikaw lang ba yung prone sa COVID-19? Ayan. Ito nga ang hatid ko. Sino bang showbistuhan natin? Ito ibibisto ko na. Sino ba 'yan? Bistuhin na nga 'yan. Sino itong celebrity mayor na ng isang bayan ang ipinamimigaw daw ng mga relief goods sa kanyang nasasakupan ay galing sa mga sponsors. Yung ibinibigay niyang mga relief goods hindi galing sa ano ha, pondo ng kanyang ano ha, lugar. Okay lang naman yun ah. Pero ano? At least, ito diba, kasi, binigay. At least, may ginagawa. Yun nga eh. Kaso kasi ito daw kasi, itong si Mayor daw ay isang male celebrity na actor na sikat noon sa kanyang profesyon. Ito pa daw yung chika. Ang first wave daw ng food assistant na ibinigay ay 2 kilong bigas, sardinas, noodles, at isang brand ng food enhancer. Nalaman nila na ang sardinas daw, noodles, at enhancer ay donasyon mula sa mga sponsor at kaibigan. Siguro nga, yung mga residente yata nila, ina-expect lang yata nila na galing sa pondo ng kanilang lugar. Siguro yung ipinamimigay pa yata ng mga relief goods ay galing dun sa mga sponsor ng mga friends niya. Eh, di baka naman talaga? Naka-reserve pa yung ano? Inuna muna yung mga galing sa sponsor. Oo nga. Baka may paggagamitan talaga. Pumuputok yung pinis. Yes. Ito pa, ibig sabihin, bigas lang daw ang binili daw mula sa calamity fund ng lugar na yon. Siguro parang wala naman yatang masama, no? So ano problema mo? Ba't kasi yan yung pinili mo? Nakaka-curious lang talaga. Ako curious. Kung sinong mayor to na sikat na celebrity dati. Bakit ba nagagalit ka? Kanina kasi habang inaano namin to, nagre-research pa kami ni Ma'am Jen kung sino tong mayor na kahit to. Kahit si Ma'am Mitch. Diba? Nag-isip pa kami kung sino to. Kasi ang clue pa na ibinigay na taga Central Luzon daw tong mayor na to. Palapit. Diba? Ano-ano lang ba ang mga lugar sa Central Luzon? Bulacan, Pampanga, Bataan, Cueva Ecija. So madali na mahulaan yun pag sinabing celebrities, alam na nila yun. Isi-search lang nila yan kung sinong celebrity mayor ang nakaupo ngayon sa mga sa lugar kung saan yung Central Luzon. Pero kung akong tatanungin mo, whatever it is, kung saan kung galing whatever man, it is! Kung galing man sa isponso. Gusto ko na rin kumain talaga ng ano, mamahaling dona ni Ma'am Jenny Pahilanga. Ay, God Ma'am Jenny. Kung galing man to sa mga sponsors, mas maganda, at least pinamamahagi niya. Baka yung ina-expect nilang pondo is baka meron talaga mas nakalaan pa doon. Diba? Siguro kasi maging masaya na lang, diba? Alam mo naman kasi ang mga Pilipino talaga. Siguro inisip lang nila bakit hindi ginagamit yung pondo ng kanilang lugar. Baka inaakala, kinukurakot ni Mayor. Eh, hindi po. Kasi ganito lang yun. Medyo baka mas matagalan pa kaya kailangan i-serve yung pondo na ina-expect nila. Since meron namang ibang pwedeng paggamitan, diba? Huwag po tayong negative, mga kalab. Huwag tayong pessimist. Anong gusto natin? Ay, Tara! Akala ko ay pesticide. Hindi na tayo nag-anog dictionary So, may word of the day ako ngayon, pessimist. Kasi sinabi niya yung nag-iisip ng mga negative, yun, pessimist. So, ano ba yung gusto natin? Yung walang ginagawa yung mayor natin. Keso, kasi ganun. Pag walang ginagawa, nagre-reklamo. Pag may ginagawa, nagre-reklamo pa rin. Henebe! Henebe! Buti nga, may naibigay sa inyo. Iba nga, hindi pa nabibigyan. Siguro iniisip lang talaga ng mga residente. Pero sana matuwa na lang kayo na may binibigay na ayuda. Kagaya nito ni Rachel Llanes, natutuwa siya. Sabi niya, hello po mga
friendship, laughter, nakikinig siya sa ano, bituhin mo daw yan ha, kasi hinihintay nila yan. Yung mga ano, guard dito sa GCC Mall, naka ano sila sa atin. Eh di ba nga tayo nga dun sa isang programa natin ng Pulisyon ng Metro, nag-interview nga tayo ng mga kapitan, ng mga barangay official nga natin, para malaman kung ano yung ayuda na ibinibigay nga na kanilang nasasakupan. Oh, at kung naibibigay ba nila ito. Kasi maswerte tayo dahil may mga ibang barangay talaga na hindi nakakapagbigay, di ba? Ang dami nating natatanggap na tawag, dyan. Alam mo yan. Yes. Parang one time nga nung na-monitor ko sa interview ni Sir Rod sa pulso na nga ng Metro, na parang tinanong, sabi nga ng isang barangay captain na na-interview ni Sir Rod, na ang pinamimigay daw muna nila yung mga galing sa sponsors. Oh, ayan. Oh, yun na kay Mayor Celebrity. Parang ipinamimigay. Parang, ang question lang kasi noon, yung mga residente, kasi baka isipin lang nga nila na kinukorrupt ni Mayor yung, eh di ba, ang sabi nga ni Duterte ay may mga pondo na nakalaan para sa mga relief goods sa bawat ano, barangay. Pero sana matuwa na lang tayo na may ayuda. Siguro, iniipon-ipon lang yan ni Mayor tapos ibibigay din sa inyo. Saka first wave pa lang naman eh. Kaya nga. Inaantay daw nila yung second wave. Ayan. Ginagalit nyo si Diyos. Kaya, ayan. Pumuputok yung noo. Gigigil ako eh. Ay, nalaglag ako. Ay, kung nagpaparamdam ha. Ano mo? Ayan ang showbiz tuhan. At dadako na tayo at iyahatid na namin din ang... Say ni Bex! Ayan. So, ano bang say ni Bex natin, Kuya Glenn? Ito kasi, di ba, kasi pag sinabi kasing ECQ, lalo ngayon na-extend na naman tayo. Pag sinabing ECQ kasi, parang nega yung dating, no? Parang hindi siya maganda kasi boring, ito na naman, may stay na naman sa bahay, ganyan-ganyan. So, nagtanong-tanong tayo sa mga ka-laughter natin kung meron din ba ang magandang na itulot si ECQ. Yes. So, ito yung mga ating, ito yung mga tugon nila. Ayan. Ito po si Ma'am Estella Ruiz ng Las Piñas. Isa po akong working ma'am sa isang opisina dito sa lungsod ng Makati. Para sa akin, kung titignan ang positive side ng ECQ, ay mayroon din itong magandang na idulot. Kung dati puro ako trabaho at walang oras sa pamilya, ay nagkaroon ako ng quality time sa kanila. Na ipagluluto ko na sila ng mga paborito nilang ulam at sabay na rin kaming kumain. Maganda to mga ka-laughter na ano, i-practice natin dahil syempre makakapag-usap at makakapag-banding na rin tayo mga magkakapamilya. True. Habang kumakain, di ba? Malalaman natin yung nangyayari sa bawat isa. Dati kasi pag galing ko work, tulog na ang mga anak ko at mas natuturuan ko sila sa... sa kanilang pag... Ano yan? May, okay lang kayo ng vlogger, Ed. may sign kami ni vlogger. Kami lang nagkaka-intindi. Kasi yung ilaw gumano. Sige, patuloy. At mas natuturuan ko sila sa kanilang pag-aaral habang bakasyon pa. Naglalaro kami ng mga board games at nakakapanood kami ng movie together bilang bonding na rin namin. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na sisikapin ko na magkaroon ng quality time sa asawa at mga anak ko kahit wala ng ECQ at bumalik na sa normal ang lahat. Kaya... So yun ang ngayon, ano, yun yung sinasabi na may positive din na ano, good side din na nangyari. Yes. So, kung titignan kasi natin yung bad side, parang mai-stress lang talaga. Tingin tayo sa iba. Yes, saka ano, nagkaroon siya ng quality time. Nakapag-banding siya ng pamilya nila dahil umiiral yung enhanced community quarantine. At least kasi dati, parang base dyan, busy siya sa trabaho niya nung dati. Kasi, actually, diba, maraming ganyan, no? Dating di naman sila nagsasabay kumain, pero ngayon na nangyari yung ECQ, sabay-sabay na sila. Wala silang choice, eh. Saka kasi, di ba, aminin na natin, tayo, kahit dito tayo, di ba, dati hindi natin kilala ang isa't isa. Pero dahil din sa ECQ, mas nakilala pa natin ang isa't isa. At diba, may tama? Nabubuo. Bukod sa tigiyawat mo. Bukod sa buo. Bukod sa tigiyawat namin ni Brother Louie, may nabubuong samahan. May nabubuo. Diba? Anyway, sino pa ba yung mga ano natin nagbigay ng kanilang good vibes? Ito yung sinabi naman ni Manang Ruby ng taga-Tondo Manila. Actually, ito totoo to kahit ako. Dati nung walang ECQ, nagre-reklamo talaga ako. So ito, malaki din ang binago ng ECQ dito sa aming lugar. Dati kasi, maaga pa lang umpo ka ng mga chismosa kong kapitbahay. Ngayon ay nakakawalaan sila. Pati mga lasenggo dito sa amin na maghapong nagiinuman at habang nagbibideo, kaya nawala naman sa tono ang mga boses. Dahil sa ECQ, na bago yun.
Kahit papano tahimik ang aming barangay. Nagkalat rin dati ang mga tambay dito sa amin, pati mga adik, pakalat-kalat din. Eh, nagsipagtago sila dahil pulis na mga rumoronda dito sa amin. Sobrang perwisyo ang inabot sa mga barangay ko dahil sa ECQ at ginawang curfew na nahimik na ang aming barangay. Sana nga manatigiling ganito kahit wala nang ECQ. O, oh, diba? Isip pa yun. Diba? Nabawasan niyo yung mga chismosa sa labas nyo. May nabalitaan ako ng social distancing. Uy, pero hindi pa rin maparaan pa rin yung mga socials. Sigawan na lang sila. Share ko to ha. Yung parang kapitbahay namin, magkatapat pa rin sila ng ano, bintana eh. Nag-chismisan pa rin sila. Gumagawa pa rin talaga sila ng paraan. Oh, yung iba, hi, teka, through online, nag-chismisan. Yung iba pa nga, through Zoom. High-tech Zoom. At hindi na siya nakakairitan tignan. Hindi katulad ng pag labas mo ng bahay para kapas, eto na sila nag-uumbo ka na sa isang lugar. Hindi pong pag-gising mo pala nandun na sa labas. Tapos sila isang sa isang lugar. At saka yung mga tambay na rin kasi dati 11, 10, 12 hindi ka makatulog kasi may mga maingay pa dun sa harapan ng bahay mo, nagtatambay yung mga bata. Pero may pagdating ng 7 or 8 wala na sila, naguhulag-pusa na sila. At syempre yung mga nagbi-video ako grabe. Isa ako sa hindi makatulog dyan. Oo, di ba? Shout out po sa mga kapitbahay ko. Billy's joke eh. At least ang laki ng binago sa kanila. Good vibes talaga. Blessings in disguise talaga. Pero sabi nga dito ni Manang Ruby, ito si Manang Ruby, alam mo naman pag may mga ilan na medyo masungit na ito. Mm-hmm. So sabi niya, sana patuloy pa rin to kahit wala na yung COVID-19 at ECQ. Which is tama, kaya naman pala natin mag-stay sa bahay. Kasi alam, yung curfew naman talaga, na-implement naman talaga yan sa mga lugar. Ngayon lang talaga, medyo hinigpitan nila yung curfew hour. Tama. Kasi since nga umiiral yung ECQ natin. Okay. Next, ano pa? Sino pa kaya ang mga nag-send sa atin ng mga good vibes? Ito, sabi ni Zenaida Gomez ng Binondo, para sa akin ang ECQ ang nagpatigil sa mundo ng karamihan. Gaya ng wala na ang mga polusyon sa EDSA at sa bawat lugar saan man sa mundo. Dahil nga wala na halos sasakyang bumabiyahe dahil dito malinis na ang hangin na nalalanghap natin. Sarado din ang mga establishmento, gaya ng mga bar, restaurant, malls at kung ano pang lugar na magastos. Para sa akin maganda yon, lalo sa gaya kong walang pang shopping. Nako, ate, parehas na parehas. Ate, may excuse ka. Alam ko, hindi ito permanente, pero dasal ko na sana kapag COVID-free na tayo at wala na rin ang ECQ, makasanayan natin ito para naman makatulong din tayo sa mundo. Kaya, at least nakatulong siya sa sa environment. Oo, yung ating diba? Mother Nature, ito natahimik. Though ito hindi naman siya permanente talaga, pero sana, after nito, makasangayin nga talaga natin. Oo, at nakakatipid siya, ha? Oo, nakatulong din siya sa sarili niya. Lalo na yung mga naka-work from home. Yes. Yan, daming ipon niya. At ito pa, may nagpahabol pa si Charlie Lisin ng Pasay. Dahil sa COVID-19 at ipinatupad na ECQ, ang mga taong tamad maligo. Meron akong kilala. At a first honor siya dito. Tamad maligo. Ngayon ay natututo na ang tamang kalinisan. Yung mga marumi sa kapaligiran at dugyot sa loob ng kanilang bahay ay natuto na rin maglinis sa kanilang paligid. Yung mga taong hindi kumakain ng mga prutas at gulay. Ay, kilala din ako dyan! Ay, nagsisipagkain na ngayon para palakasin ang kanilang eksistensya. Dito ko talaga naisip na may maganda positibo na nagawa ang ECQ. Siyempre may mga taong pasaway na hindi sumusunod sa ECQ, pero mas marami pa din ang sumusunod at naniniwala na malalagpasan natin ang banta ng COVID-19. Good vibes tong mga nagpadal ng message nila. Yes. Shout out pala sa aking kapatid kay Noel Olaybar. O siyempre, ang aking kapatid sa Tonga, sa bansang Tonga, kay Matangyaki Talamay. Aloha, Kuya Glenn from Aloha Land. Kay Ronald Llanes, na magandang hapon sa lahat. So anong sabi ni sumunod? Paalala lang. Kay vlogger MC yan, syempre. Paalala din sa'yo na lagi kang kumain ng gulay. Kung ayaw nyo maging ganyan nung itsura nyo, kumain kayo ng gulay.
Oh, ano, ipapasa mo pa? Hoy, ang hirap mo. Ang hirap naman ng challenge na yun. Anyway, nga, paalala mga ka-laughter, Go Vlogger Ems. So ito na nga, hindi naman sinasabi na maganda ang nangyayari sa atin ngayon. Ang sa amin lang, imbes magmukmok tayo at magreklamo dahil sa ECQ, tingnan na lang natin yung good side na nagawa nito. Gaya ng pananaw ng ilan nating mga ka-laughter. Siyempre, kailangan pa rin nating sumunod sa ating gobyerno na manatili lang sa bahay at panatilihin din malinis ang ating katawan at kapaligiran. Palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pagkain ng mga sustansyong pagkain. Maligo, may nakalagay dyan. Gaya ng prutas para maiwasan din ang mga sakit. Lalong-lalo na ng gulay. Oo nga. Gulay. Kailangan talaga kumain tayo ng gulay at prutas. Tapos maligo na rin tayo. Oo, maligo tayo lagi. Sabayan natin ng pagligo. Kulang ang pagkain ng gulay at prutas. Pero walang ligo. Oo, at saka mag toothbrush din tayo pag may time. Ayan. Kung meron kayong gustong i-share o gusto nyo na pag-usapan namin dito sa Laughter is the Best Magazine Show, mag-email lang po sa amin. Hindi na naman tayo. Hindi na naman tayo. Alak na naman ang problema ng Josai. Mag-email lang po sa LBMS Feb 012020@gmail.com. Perfect. Ulitin lang po natin. Lahat po small letter lang to mga ka-laughter. LBMS Feb FEB 012020@gmail.com. Ayun, hello kay Thea, Sophia, kay Ezekiel, sa kapatid kong si Arlene Del Rosario, kay Elder Talamay, kay Brother Talamay, na, yun nga, sa Tagatongan, nakikinig siya ngayon. Ayan, at masaya itong babasahin ng iyong mga ka-laughter. Ay, meron pa pala. Sorry naman. Oo, ayan, email lang po kayo, ha? Ulitin lang namin, lbmsfev 012020@gmail.com. Ayan, bati na tayo! Meron na lang tayong 3 minutes mga ka-laughter. Sa aking kapatid na si Talamay, paulit-ulit ako kasi baka mamaya nakikinig ka kasi ito taga Tonga sa ano yan, sa bandang New Zealand. Ala, sorry ah, yung live ko na putol kasi 1% na lang ako. Eh, paano kasi talsik daw ng talsik daw? Bati na tayo mga ka-laughter. To Jezreel, pauwi na ako. Ayan. Pinabati ko ang aking mama, papa. Hello, mama. Stay safe po kayo dun sa bahay. To Juliana na nakikinig. Hello. Sa aking family, hello. Namimiss nyo ba ako? Parang hindi. At bati naman natin, mukhang masarap ang ulam. Oo. Oo, ng newsroom. Tingitin naman. Tingitin yung digital. Kasi Ma'am Mitch. Hello, Ma'am Mitch. Maraming salamat. Ano nga yung niluto ni Ma'am Mitch? Ano may niluto ni Ma'am Mitch? Chicken. Butter, chicken, garlic, keme. Oo nga. Basta, chicken, garlic. Chicken, garlic, chorba. Chorba pa. Ayan na, typing. Yeah. Typing. Butter, garlic, chicken. Ginawa din si ano, si Abby, si Brittany. Si Brittany. Hello, Brittany. Hello, baby. Ginawa niya yung ano, Graham. Mango Graham. Oh. At yung last Saturday na may beef something. Creamy mushroom, ano, kineme. Oh. Ba't ko mag-eme? Yeah, nagugutom na ako. Nakakusin na nga natin to. Tara na. Bati na tayo habang meron pa tayong 2 minutes. Hello sa mga kapitbahay ko. Hello sa The Evils. Tropa ko ng high school. Ayan. Hello din. Binabati ko ang Uno family. Hoy, ang Uno. Si Benji Bunaw, Jeline Caro, Shena Kalyos at si Enrico Boral. Ngayon nagre-repack sila ng mga relief goods na ipamamahagi sa ito, sabi ni, ang mga friend ko. Sabi ni Jane Aylo, thanks sa greeting taray, daming sponsor. Diba? Ayan, binabati ko rin ang ating mga masisipag na digital media assistants, Jen Aubrey Orke, tapos si Jamie Lynn Gubak de Chateau. First honor. Ayan,
Lakas mo ka ganun. And Abby Malanday is watching. Hello, Becky. Wag naman natin kalimutan si Sir Ray. Nagdaming commercial kanina. Naginawang commercial. Dahil sa mga commercial mo, napansin kami. At ang ating PA na si Peter Marie. Yes. Hello, Peter. Marie sa buong Marie. Marie. Ayan. Hello, ang aking family, sila mama at papa, ang aking mga kapatid. Hello, stay safe lang kayo sa ating bahay. Hoy, syempre, yung mga kapatid ko rin si Anna, anak niya si Juliana, si Ere, asawa niya si Junyong, kapatid ko si Arlie. Oh, at batiin naman natin yung mga frontliners. Opo, saludo kami po sa inyo. Saludo, sabay-sabay tayo. Ayan. Ito pa. Saludo kami. Si Stockton Anderson from Utah. Sa, taga saan yan? From Utah. Ah, from Utah? All the way from America. Oh. Akala ko ano, Utah? Utah. Akala ko ano. Yung nandito, Utah. Akala ko lugar lang sa Quiapo eh. Wala namang ganun. Sa Utah yan, Utah, USA. Uh-oh. Ay, hello po. Yes, lumi-level up na ha. Alam mo yan, level up ang LDNL. So. At yan nga. Ayun na nga, magpapaalam na. Magpapaalam na tayo. Muli mga ka-laughter, ha? Biglang may umano sa akin. Na si Josay yan. Paano na ako, din. Ano kinakaya mo na dyan, girl? Kaya nga. At mga ka-laughter, at yan ang kabuuan ng aming programa ngayong May 2, 2020. Simulan natin, mga ka-laughter, ang ating panibagong linggo na puno ng saya at katatawanan para good vibes lang ang dumating sa atin. Mga ka-laughter, para ma-update sa mga showbiz chicas sa ating bansa, i-like at i-follow ang aming Facebook page, RMNDZXL558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DZXL Events at DZXL Radyo Trabaho. Kaya abangan nyo muli sa kaya abangan nyo muli sa susunod Sabado ang showbiz chika at katatawanan dito lang sa Laughter is the Best Magazine Show! Bye-bye! Tayo! Stay safe po! Abangan nyo muli sa susunod na Sabado ang inyong mga kalaflapan sa chikahan, tawanan at kulitan sa balat ng radyo, LBMS, Laughter is the Best Magazine Show. Laughter is the Best Magazine Show. Alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZXL 558 Radyo Trabaho. Whatever your laundry needs, Pride Detergent is